Good morning mga kabayan at welcome back na muli sa ating YouTube channel. Kumusta mga kabayan from Luzon, Visayas at Mindanao, Overseas Filipino. Good morning at magandang hapon po sa ating lahat. Muli si Kajusin nagbabalik upang magbigay ng update patungkol dito sa Unified Grand Central Station. Time check po natin mga kabayan ay 7:30 na po ng morning. October 11, 2021. So yung pong nakikita natin, yan po yung LRT Line 1 at dito may mga girder at mga pundasyon. Sa mga hindi pa po nakaalam mga kabayan, itong Unified Grand Central Station ay magkoconnecta po ito sa LRT 1, MRT 3, MRT 7 at Metro Manila Subway. At dito na mga kabayan ay may ginagawa po sila ditong walkway, footbridge na papuntang subway. Dito po yan sa North Avenue Station ng MRT Line 7. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid, no? At ito po nakikita nating building. Yan, yan po yung ticketing building, A3 yung building ng Unified Grand Central. At ito, ayan naman po yung nakikita natin. Ayan, gumagawa po sila ngayon ng walkway papuntang subway. At nga, ayan nga po yung MRT Line 7. Ayan, meron po yung 14 station na magmumula dito sa North Avenue to San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, yan po yung ticketing building. At status naman dito sa may northbound at southbound ay hindi naman po masyadong matraffic ngayong araw po ng Lunes. Yan, yan po yung footbridge na konekta doon sa may SM North. Ganun pa rin po at meron pong pierhead dito ng dalawang piraso. So di natin alam kung saan yan ilalagay. So ayan mga bayan, at kung bago na po kayo sa aking YouTube channel ay don't forget to like and subscribe and hit notification bell. Ayan, may mga girder pa dito, no? At abangan po natin kung saan yan ilalagay. At dito naman sa may job site, ito po yung temporary walkway. Ayan, yan po yung trinoma at dyan po yung mga heavy equipment, bako, tsaka yung crane tower. At malaki na rin pong idinagdag dito, no? Lalagay po sila ng steel girder at castellated beam. At dito naman sa may ceiling trusses. Ayan, yan may mga arko na po, no? At tuloy-tuloy po ang kanilang paggagawa dyan. Ang latest update po natin mga kababayan ay ganito nga. Yan po yung edge sa carousel. Ayan, may magamit pa dito at baba, no? At ito po yung kolom dito sa may ilalim ng LRT1. Dito po sa may Center Island ay ganun pa rin po yung sistema. Pero pagdating naman dito sa Common Station, nagkaroon na po ng parang underground. At may mga steel girder at steel beam na po silang inilatag dyan. At mayroon na po nga steel deck, no? Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga pati. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Ayan, palike po at pa-subscribe ng aking YouTube channel mga bayan. Maraming salamat po. Halos magdamag po ang kanilang paggagawa dito, araw at gabi. Mag-start na po sila ng gabi ay mga alas 8, alas 9 hanggang madaling araw po mga kabayan. Ay mas lalong minamadali po nila ang paggagawa dito. At patungkol naman dito sa mga itsa carousel, ngayong araw ng
Lunes, alas 7 ng umaga, ganito po ang sistema ng mga ITSA bus carousel, no? Na medyo matraffic-traffic na. At nasa ano po tayo? Southbound, dito po sa may West Avenue. At dito naman yung bus stop. So meron din pagbabago dyan, magkakaroon din po ng mga pundasyon dyan kasi may mga marking po dyan. Ayan. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo mga patid. Maraming salamat po sa inyo na tiwala at suporta sa aking YouTube channel. Wala daw nagawa, wala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi. Wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT, di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa pagbabago dito sa Pilipinas. Nas hindi yan himala, kinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapak, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Iba-iba na talaga ang pagbabago, pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang-iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan ang Manila Bay. Grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaasan, nagkusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa atin nagbabalita kung anong pagbabago't nagawa, pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan.